alayna min sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno. Awit at papuri alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Anupat mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuri ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan, na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Iyong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod
ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik, iyaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupan. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Bilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo. At binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas. Kaya't tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan. Naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik. Kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling sa kapinayaon. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, kung kayo'y may anak o bakang mahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit araw ng pamamahinga? At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Ngayon po ay huling Biyernes para sa buwan ng Oktubre. Huling Biyernes. Susunod, unang Biyernes naman ng Nobyembre. Yan. Pabilis ang panahon. Pabilis na pabilis din ang pagtanda natin. Pero sana po, habang tumatanda tayong lahat, may pinagkakatandaan. Mahirap yung tumatanda lang po tayo ng tumatanda nang wala naman tayong natututunan. Kasi halos lahat po dito, no, lahat na nagsisimba ngayon, dito sa Quiapo, ay may mga edad na. Dahil nga hanggang ngayon, bawal pa rin ang mga bata. Hindi ko maintindihan, no? Bakit bawal pumasok, bawal pumunta, bawal dalhin ang mga bata para magsimba. Yan. Eh kasi may utos. Di ba? May rules. Bawal eh. Yan. Pero sa labas, okay lang. Hindi bawal. Nakuha niyo po ba? Kasi isa ito sa ang batas po
ang nagpapairal sa tao din. Okay? Ang batas, kailangan yan. Kailangan sinusunod yan. Kailangan ipinatutupad yan. Pero lalo tigit, ang batas o ang kautusan dapat naiintindihan ng mabuti. Yan. Mahirap po kasi yung parang blind obedient, no? O obedience. Tapos, mahirap din yung naglalaban yung kalooban natin kasi, syempre, dapat nandito ang mga bata, pero ang sabi, hindi pwedeng nandito ang mga bata. Yan. So, medyo, Lord, medyo nalilito kami, no? Kung paano ba? Kasi hindi natin pwedeng parang lalabas na hindi tayo sumusunod. Sabi po, minsan may mga nagme-message po, no, na, Father, bakit bawal pumasok yung mga hindi bakunado? Eh, ang hirap din naman i-explain, no? Pero minsan napapaisip din ako, pag si Kristo ba, papayag ba siya na papasukin yung hindi bakunado? Eh, sabi ko, eh, basta makarating kayo sa pinto. No, bilin to din sa mga staff, sa mga nagsiserve. Basta makarating yan dyan, pwede papasukin. Basta na sumusunod sa protocol, pwede papasukin. Hindi naman natin alam kung ano yung dahilan. Bakit hindi nagpabakuna o nagpapabakuna. Pwedeng merong medical condition na bawal. Pero sabi ko, basta makalabas ng barangay, okay. Makalusot sa mga checkpoint, okay. Tayo pa ba yung aharang? Hindi ko alam, no? Pinag-iisip ako din kung tama ba yun? Okay ba yun? Yan. Eh, bahala na yung nasareno, no? Kasi lalo tigit sa panahon ngayon, eh kailangan ng taong lumapit sa nasareno para mas maging malinaw yung tatahakin nating buhay sa bawat araw. Eh, nalilito na nga tayo eh. Saan pa ba tayo pupunta? Eh, di sa Diyos. Eh, kung aharangan ko pa, aharangan pa natin, saan pupunta? Social media. Eh, ang daming matatalino sa social media. Ang daming nagdudunong-dunungan. Yan. Pero, ipaubaya natin, no? At magpatuloy tayong magpagabay sa poong Jesus Nazareno. Kaya nga ngayon, no, sabi po sa Ebanghelyo, isang araw ng pamamahinga. Ang araw ng pamamahinga ay batas, bahagi ng kautusan, ibinigay yan ng Diyos, ikatlong utos, diba, ipangilin ang araw ng pamamahinga. Tama ba? Baka nagkabaliktad. Okay, so kaya napakahalaga yan. Dahil yan yung oras o araw para ikaw ay magpahinga, para ikaw ay magkaroon ng oras para sa Diyos, para sa kapwa, para sa sarili. Yan. Malinaw po? Okay. Pero itong mga naatasan, magturo, magpatuloy, no, ipagpatuloy yung pagpapaunawa ng kautusan, medyo sila yung hindi na nakakaunawa kung ano ang kahulugan ng kautusan. Puro na lang sila bawal, 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 bawal. Ang daming protocols, paghuhugas ng paa, paghuhugas ng kamay, paghuhugas ng plato, bago kumain, dapat ganito. Pag hindi mo sinunod yan, yan, penalty ka. May kasalanan ka. Ganyan ang mga pariseo, ang mga dalubhasa sa kautusan. Yan. So, bawal magtrabaho, bawal kumilos, bawal nga, di ba, no? Yung magtupi nga lang, magtupi ng banig. Kaya nga, sinita si Jesus dahil nung inutusan niyang pagalingin yung isang pilay, tapos tinupi na yung banig, bawal yan ah. Yan. Di ba, nasita si Jesus. Okay. Sabi ko, araw ng pamamahinga, tapos inanyayahan ng pariseo si Jesus sa bahay para kumain.
anong gagawin doon? Kung kakain sila, edi may mga tagapagsilbi, may magluluto, may magkakatay. O kala ko ba araw ng pamamahinga? Yan. Alam naman ni Jesus, no? Kung ano yung purpose, kung bakit siya ininyayahan, para lalong makahanap ng butas ng kamalian kay Jesus. Pero pinagbigyan ni Jesus itong imbitasyon para kunin din yung pagkakataong mas turuan itong mga nagdadalubhasaan sa kautusan. Kaya nga yung tanong, di ba? Alin ba ang mas mabuti? Alin ba yung mas tama sa kautusan? Ang gumawa ng masama o gumawa ng mabuti? Walang umimik. Di ba? Kaya nga, okay. Walang sumasagot. Pinagaling yung isang taong namamanas. Hindi ko alam kung yung namamanas, yung namamanhid, no? Yung kamay, no? So may sakit. At sinabi lang, magaling ka na. Okay. Umalis na. Yan. So, tingnan po natin mabuti, no? Kasi naniniwala ako, sabi ko kanina, maganda po ang batas, ang kautusan. At ibinigay ng Diyos yan para sa ikabubuti ng tao. Ha? Sa ikabubuti ng tao. Kaya nga sinasabi, no? Sa bahagi pamamahinga, magpahinga ka. Kasi kapag wala kang pahinga, ikasasama mo yan. So, ibinibigay ito ng Diyos para sa iyo, para sa atin. Ngayon, kung ayaw mo magpahinga, mapapasama ka pagdating ng araw. Kung hindi man ngayon, coming soon yan. Pero para mas maging mabuti tayong tao, kaya ibinigay ng Diyos ang kautusan. Ngayon, ang dami-dami nating protocol, ang dami-dami nating batas. Kailangan nating suriin, nakakabuti ba ito sa atin o napapasama tayo? Yung kaalaman mo ba sa batas, nagagamit mo para mas maging mabuting tao ka o mas maraming tao ang napapasama dahil sa iyong karunungan sa batas? Paano? Ano gagawin natin? Kasi alam mo naman, pag sinabi ng Diyos, wag. Diba? Utos yan ng Diyos eh. Pag lagi nagsisimula, wag. Wag kang magnanakaw. Wag kang makikiapid. Wag kang maninirampuri. Sabi niya, wag. Kaya alam, pag hindi mo sinunod yung sinabi niyang wag, mapapasama ka. At may nadadamay. May mga napapasama pa. Hindi lang ikaw. So kaya sinasabing wag. Para sa iyo yan, sa kapakanan mo at kapakanan ng kapwa mo. Wag mong gagawin yan. Hindi lang basta paghihigpit ng Diyos, no? Hindi lang basta may parusa pagkatapos yan. Tuloy, hindi naman nagpaparusa yung Diyos, no? Kundi yung ang mga kahirapang nararanasan natin ay resulta ng hindi natin pagsunod sa utos ng Diyos. So hindi ka pinarurusahan ng Diyos, kundi nangyari yan dahil yan ang bunga ng hindi mo pagsunod sa Diyos. Yeah, sana po, no? Timbangin din natin, no? Lagi, no? Higit sa anumang utos, higit sa anumang batas, kung ano ang sinasabi ng Diyos, yun ang susundin natin. Yun ang mas dapat nating lapitan at kapitan para tayo mas maging isang mabuting tao. Amen? Magsitayo po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na tumawag sa atin bilang kanyang mga anak at maging malaya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ang ating pong itutugon, makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya o Panginoon. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya o Panginoon. Ang mga Kristiyano, naway ituring ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan. Manalangin tayo. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya o Panginoon. Huwag nawa nating ilagay ang batas na higit pa sa tao. Bagkos, gawin muna natin ang dakilang utos na mahalin natin ang ating kapwa. Manalangin tayo. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya o Panginoon. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng pagmamahal sa ating pakikitungo sa mga dukha at inaapi. At makita natin sila, makita natin si Kristo sa kanila. Manalangin tayo. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya o Panginoon. Ang mga may sakit at iyong mga nasa ospital, naway gumaling sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya o Panginoon. Ang mga yumao, naway makapiling na ng Diyos. Manalangin tayo. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya o Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng umas at butil ng trigo upang maging magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian.
ako'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagulat sa ulat. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo. At sumaiyo rin. Magbigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko ang samo ko dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na po Jesus Nazareno. Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami,
umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kami papabayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samo ko dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Paalala, pakihanda po ang contact tracing form na inyong sinagutan at pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagbibisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. At panatilihin lamang po natin ang physical distancing sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ang aming patuloy na pagpapasalamat sa patuloy niyo pong pagtugon sa panawagan ng pangangailangan ng ating mga kapwa, sa inyo pong mga donasyon, sa inyo pong mga ipinapadala dito sa Quiapo na sinisikap natin din maipamahagi na sa mga tao po na nangangailangan ng tulong. Kaya maraming salamat po. Pangalawa ay kayo po inaanyayahan namin sa patuloy na pagdarasal ng Santo Rosario. Ilang araw na lang po, no, matatapos na yung ating buwan ng Rosario. Kaya nawa po ay makiisa po tayo sa pagdarasal ng Santo Rosario. At sa ikatapusan po ay magkakaroon tayo ng pagdarasal ng Rosario para sa mga kaluluwa ng mga mahal natin sa buhay.
At inaanyayahan din po namin kayo kung available kayo sa online o maging dito sa Quiapo na sumama po sa pagdarasal ng Santo Rosario ng alas 7 ng gabi, alas 6 o alas 7 ng gabi po sa October 31 po yun. At muli, paalala po sa ating lahat, huwag po kayong mag-away-away dahil lamang sa inyong pinaniniwala ang mas mabuting tao na makapaglilingkod bilang mga presidente, vice-presidente, mayor, o anumang mga posisyon sa gobyerno. Kung sino yung gusto nyo, hindi okay. Kung masaya ka dyan, hindi okay. Irespeto po ang pananaw ng bawat isa. Ibida mo lang kung sino ang pinaniniwalaan mo. Ibida mo nang hindi ka na naninira ng iba pang tao. Hayaan mo na yung ibang tao ang magbida sa kanila rin namang pinaniniwalaan. Lahat naman po sila, ang hangad nila ay makatulong sa mga Pilipino, makapaglingkod sa bayan natin. Lahat po sila nag-a-apply. Kayo po, tayo po ang mga boss nila. Sila po ang humihingi at tatanaw ng utang na loob sa iyo o sa atin kapag siya po ay binoto po ninyo. Hindi tayo ang may utang na loob sa kanila na para bang nagmamakaawa tayo na sila tumakbo at maging pangulo natin. Ipagdasal niyo po silang lahat. Ipagdasal natin silang lahat. Hindi worth it na mag-away-away kayo, magsiraan kayo, kasi in the first place, hindi nila kayo kilala. Ha? Ma-hospital kayo, atakihin kayo sa puso sa pagtatanggol sa kanila, dead ma lang ang mga yan. Okay? Kung puntahan ka man yan, for publicity lang yon. Kasi yung tunay na paglilingkod ay pagkatapos ng eleksyon. At doon natin nalalaman yung tunay nilang hangarin. Sino man ang manalo, di suportahan natin, lalo tigit kung tama at sa ikabubuti ng bayan. Kung mali naman, di doon din tayo kukontra at magsasalita. Pero huwag kayong mag-away-away, ha? Puro kayo siraan dito. Pati magkakapamilya, nagkakasiraan. Hindi mabuti at hindi makakabuti sa atin. Ipagdasal natin lahat. At sana nga po ay nasa tamang pag-iisip din naman silang lahat. Nawa, no? Hindi natin alam kung mababago pa by November. Pero sana wag nila tayong laruin. Wag nila tayong lokohin. Wag nila tayong paglaruan. Ulitin ko po, nag-a-apply sila sa iyo at nakikiusap sa iyo. So ikaw po, huwag kang aanga-anga din, ha? Huwag ka ding basta lang, no? Suriin, kilalanin ng mabuti ang bawat isa. Maging ang mga senatorial candidate, mga mayor, mga kagawad, lahat yan. Suriin ninyo ng mabuti. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyon. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Magsiupo na muna po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Maaari na pong lumabas ang lahat ng mga nakatayo sa gilid ng ating simbahan. Maaari na pong tumayo ang mga nakaupo sa asul o blue na upuan.